Kanyang network,
Hindi po tayo maliligaw ng landas. We are on the right track pag po sa kanya tayo napasama. Kasi hindi lang po siya nagkaroon ng isang award. Ha? Kaya lang po yung award na yun po niya ipinagmamalaki po sa lahat. Kasi meron din po siyang award na best, ano to? Costume award. Yung sa kitaan, siyempre yung sa kitaan. Yung pinakamalaking kumita, ano yun? Pero pinagmamalaki ko yung Network Builder Award. Kasi yung po yung nag-build talaga ng tao at tumutulong ko sa tao. At isa po ako sa pinalag na matulungan na rin niya. Hindi lang po ako, ilan na po kami dito na natulungan niya. Sinuwerte po kami na nasa ilalim ng network niya. Kaya congratulations to all of you kasi lahat po kayo nasa ilalim ng network. Palapakan po natin si Ma'am Kevin. Thank you. Maganda naman yung introduction. Okay, parang hindi kinakit yung camera. Parang nandito yung... Susunod, papalagay tayo yung platform. Okay, so maganda naman po po sa inyong lahat. Puro po mga taga-Batangas. Lahat naman taga-Batangas po. Ano? Tagalipan. Di ba po naman. Meron tayong bisita. Okay, ito palapakan natin from Puerto Galera. So, mag-Batangas ka. Mag-Batangas ka. Mali pa rin. Tawid na agad. Talagang tumawid lang po siya. Hindi para sa amin. Kasi meron siyang gusto makita mamaya. Sa picture lang siya na ito. Napalitaan niya pupunta sa mamaya. Darating po kasi yung relasyon ng company sa Westchester ko. Diba? Mala, hindi pa na kontento sa amin sa radio. Diba? Nagpanag-ibahan. So maganda nga po sa inyo lahat. Welcome po sa Cognawa International. Okay, so meron lang po tayong konti pag-upay-kuhan. Okay po ba? Yung explain po namin sa inyo, wala naman po itong commitment. Paliwanag lang po namin, kapag po lang gusto nyo, pagtutulungan natin. Pag hindi po, wag po natin gagawin. Okay lang po ba yun? Wala po tingnan. Okay lang po, pero may member sa akin. Pansin nyo, akong beso sa pinto ha? Diba ba? Diba? Gusto na yan kapag piinom bata. Okay, so ito po ha, relax na po kayo. Kung meron kayong mga tanong, huwag niyo po itanong mamaya na. After na lang po ng seminar, siguro kasi para mamaya, habang nagpapaliwanag ako, yung mga natutunan lalo sa isip niyo, malaan na rin po natin yung sagot. Okay po? Okay, so hindi ko na po kumarain. Pangalan ko nga pala po Mark Fernandez. Pangalan pala po, artista na. Mukha po bang artista? Hindi ba? Pwede. Ano pwede? Hindi ba kasagot? Pangalan lang, pangalan lang. Okay. Taga Santo Tomas, Batangas po. Pero ang kami po ay from Cognawa International. Yan po yung pangalan po ng company na Sobra. Local company po siya, international, kasi yun po yung vision na mayari. Gawin international po si Cognawa, which is ngayon po yung nangyayari na. Kasi yung product na iputurong po namin sa inyo, recognize na po siya na ikilala sa iba yung bansa. Katulad po ng Davao, Cebu, hindi ko ba sabi? Pero ako ng product, sa ato ng product na gano'n. Singapore, Hong Kong, Taiwan, di ba nakarating na po yung product natin dyan. Barin! Nakarating na rin po sa Japan. Tapos sa Middle East, hinihintay lang po natin ang bukas yung ating halal. Malapit na ngayon March po yung lalabas po siya. Okay? So nag-start po yung Cognawa 2014. Bagong company lang po ito. Nasa pioneering stage pa po tayo. Okay? Tapos, legalities po, kompleto po tayo. Register po tayo ng SEC, ng FDA, BDI, kompleto po yan. Diba? Tapos ito naman po yung mga opisina po ni Cognawa International, Manila branch, yung main po natin. Located po sa 707 Show Boulevard, Barangay Capitolio, Pasig City. Tapat po namin yung Inares Complex. Meron din po tayo sa Davao. Ang address naman po yan ay Boy Scout of the Philippines, CM Recto. Meron na rin po sa Iloilo, meron na rin po sa Cebu. Pinapakita po namin sa inyo kasi baka mamaya meron magkakilala na kamag-anak na medyo malapit po sa area, papasyalin niyo po. Kasi kung ano po yung mapapakinggan nyo ngayon, yun din po yung mapapakinggan nyo naman. Ano po? At ang good news po yan, ako, syempre napakaswerte po natin mga taga-Batangas. Kaya naman pumupunta po mamaya yung may-ari kasi bibisita na kayo po niya yung pinapagawang pisina. So magtatayo rin po tayo ng pisina dito po sa Lipa. Pamilya naman po sa inyo siguro Marawi.
Di ba? Marami, no? Araw-araw nadadaan yan. Meron pong bagong bukas po na view na ano dyan, gasoline station, pangalan po Clean Fuel, familiar po sa inyo. Nandun po tayo sa second floor po ng commercial area po nila. Ang ganda po ng office kasi payapa-payapa, tapat po ng floral garden. Payapa-payapa po yun. Doon sa mga hindi magkakaroon ng interest sa product namin, baka doon dumiretso. Pero yan, ganun na harap naman. Okay, so yan po yung mga kusina. Ito naman po yun, yun, no? Kaya ako na-join eh. Pangalan po na si Mr. Chester ko. Siya po yung founder and president po ng Noa International. Ang edad po niya, 33 years old na. Batang-bata. Bata pa. Bata pa po, batang-bata. Member po siya ng Philippine Marketing Association. Samahan po naman yung siya sa buong Pilipinas. Makakasa po kayo. Nahihintay mo negosyo po si Noa. Kasama rin po siya sa Top 40 Entrepreneur. Tapos na-picture din po siya sa channel to yung programa po The Use Babaw Mission Possible. Abangan niyo po yung product na ipopromote namin sa inyo. Ipapalabas din po channel to pa rin. Salamat, Doc. Kasi sa ngayon po, more than 300 doctors na yung nagre-reseta po ng ating produkto. Tapos ako, ako po, abangan niyo rin po ako, lalabas din po ako channel 7. Meron po ba rin itong kapuso? Di ba wala? Wala? Puro ka pamilya? Oh, hindi niyo ako mapapanood. Lalabas po ako, investigador. Hindi naman, hindi niyo ako mapapanood. Ang investigator. Hindi, biro lang ha. So si Boss Paul, 12 years old pa lang, tinuruan na po mag-business ng father niya. Kaya po 19 pa lang milyonaryo na. Sa edad pong 25, kumita na po siya ng 100 million. Ganun po siya nagaling mag-business talaga. Ano po? Ang Pugnawa, isa lang po yan sa napakaraming negosyo niya. Okay, so pag-uusapan po natin dito, ano ba si Pugnawa International? Si Pugnawa International, ito po yung mga products na in-offer niya. Meron po tayong food supplement, juice, goji plus po. Yan naman po yung ating 5-in-1 or 6-in-1 na juice. Pamilya po kayo sa Goji? Yeah. Alam niyo po ba kayo kausap ko? Alam naman, ano? So ito po, Goji Plus. Yan po yung 6-in-1 na juice natin. Meron din po tayong kape. 8-in-1 po, ang pangalan po yan, Perfect Brew. Sa mga mahilig magkape, ano? Meron din po tayong sabon, Vichy White. Tapos ito rin po, yung dalawang kasi naman po ng pabango, Romeo and Juliet. Pero hindi ko lang po isa kasarin para hindi masyado magtagal. Kasi ang first part of class, ang Englobal, may juice na rin naman. Di po ba? Ang DXN may kape. Ang Enrolled and Royal may sabon. Tapos ang Avon Personal Collection, marami na rin po sila perfume. Marami na po pa na niya sa ibang company. So paliliwanag na lang po namin sa inyo yung product na wala pa sa kanila. First in the Philippines, ito po yung flagship ni Pugnawa International. Yan nga po yung ating Pro 15 Probiotics. Ang probiotics po ay bacteria. Buhay na bacteria po siya, pero siya po ay good or friendly bacteria. Kapag nababanggit po ba yung salitang probiotics, anong produkto yung unang pumapasok sa isip niyo? Ano po product? Wala. Yakult. 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 Yan, yakult po. Sino po sa inyo yung hanggang ngayon, uminom po lang yung pagtaas pang kamay? Si Mang na lang. Iilan na lang. Di ba? Sabi po nung initit na, matanda na lang. Ngayon din ang nangyayari po. Kasi di ba, karaniwan po pinaubayan na lang sa mga bata. Pero alam niyo, mas kailangan po natin. Kasi good bacteria po yan. Yung product po natin parang Yakult, kaya lang ang halip po ng pagkakaiba. Kasi ang Yakult po, isang klase lang po ng bacteria. Lactobacillus casei shorta strain. Yung atin po, inilag sa 15. Kaya po siya naging Pro 15. Ang Yakult po, maganda. Kaya ka lang, di ba liquid? Sabi po ng mga doktor, kapag inilag po natin yung liquid, sa bibig pa lang po natin, yung potency na mabawasan na. Kasi acidic po yung bibig natin. Pinapatay po ng acid yung probiotics. Alam daw po, acidic tayo. Pagdating po sa tiyan natin, na na-absorb na ng katawan mo, sugar, yogurt, skin milk. Kasi hindi po siya purong probiotics. Ang gagandahan po sa product natin, 100% probiotics po yan. Tapos, hindi po tayo gumamit ng liquid. Ang ginamit po natin ay solid capsule. Apo, capsule per po yung ating product. Vegetable capsule, all natural, madali po siyang matunaw. Naka-design po yung capsule matunaw sa loob ng tiyan. Kapag po natunaw, yung nakikita yung kulay puti, yan po yung natutulog ng probiotics. Kapag nabasa, doon po siya mag-activate. Ibig sabihin pala, 99.9% ng probiotics na nakakating po na buhay sa tiyan po natin. So, ganun po siya, kaganda. Ano po? So, pag-usapan natin, ano ba yung mga probiotics na yan? Siguro naman po, di ba napapansin nyo, sa ngayon, ang mga tao po namamatay dahil sa sakit. Tama naman, ano po? Ngayon na lang po yan. Kasi nung araw po dahil po sa, ang mga tao namamatay dahil po sa katandaan. Tama? At nakatakot kasi sa ngayon po, pabataan na mabataan na kakabunan ng sakit. Sakit na mabataan nung araw, ngayon po sakit na rin ang bata. Halimbawa po ay high blood.
diabetes, UTI. O bakit po napasama ang UTI? Kasi alam niyo po ba, ang UTI po nung araw po sakit lang po ng mga babae ng edad. Pero hindi po siya sabi kayo. Hindi po siya sabi. Napagalanda po at sana yun. Sino ang ilan? Pero ngayon po kahit mga batang lalaki, baby, pagkapanganak, may UTI na. So maganda ma-address po natin, bakit po ba tayo nagkakaroon ng sakit? Isa lang po sa dahilan, insufficient nutrition. Or kakulangan sa nutrition. Pero kumakain ka ng gulay, kumakain ka ng prutas, pamisa-misa, at food supplement pa. Pero bakit nagkakaroon pa rin po ng sakit? Kasi kahit anong ganda rin po ng kainin natin, prutas pa or gulay, pero kung hindi po ma-absorb ng katawan natin yung sustansya, so kaya wala po siya. Bakit hindi po na-absorb ng katawan ng sustansya? Dahil po yun sa poor digestion. So tawag nga po dito, cause of the cause of the cause. Ibig sabihin pala, meron pang isang dahilan. Inaral po ng mga scientists sa buong mundo, ano ba yung dahilan talaga, bakit tayo nagkakaroon ng sakit, at nalaman po nila dahil po yun sa kakulangan ng probiotics. Probiotics po for good digestion. Kapag meron nga daw po tayong adequate supply ng probiotics sa katawan, at least 85% ng sakit sa buong mundo, pwede po natin maiwasan. Ganun po kaganda yung pag-uusapan natin. Yung po yung probiotics, no? Yung po yung produkto po natin. Ito po yung sure po niya, buhay na bakterya po siya. Ang nakadiscover naman po niya, isang Russian zoologist, pangalan po niya si Dr. Eli Machnikov. Siya po yung father of natural immunity. Napansin po kasi niya, sa Germany, may mga tao po doon ang lifespan na maabot 100 years. May kakilala po ba kayo na nag-100 years pa? Meron pa? Bibihira na. No? At alam niyo po, napansin po niya, yung mga nag-100 years po, nakatala po sa kabundukan. Tapos yung mga nasa kapatagan, hindi bumabot ng 100 years. So pinag-aalan niya, ano pong pinagkaiba nung nasa bundok at nasa kapatagan, nalaman po niya, sikreto pala, nasa kinakain lang. Palipasan po sa bundok, mahirap po yung source ng food. So yung mga tao po doon, nag-iimbak ng pagkain nila. Yung mga pagkain inimbak, nagiging fermented. Fermented food, mayaman po sa probiotics. Ano po bang halimbawa ng mga pagkain mayaman sa probiotics? Sa Korea po, meron pong sikat na pagkain dyan. Sa Korea. Kimchi. Basta mahilig sa K-pop tsaka sa K-drama, alam po yung kimchi. Alam mo yun? Mahilig ka ba? Hindi. Sa kimchi lang. Sa kimchi lang. Okay. Hindi masyadong sikat sa Pilipinas kasi mga Pilipino po tayo. Ang sikat po sa akin, kimchi. Okay ba? Okay lang po yun. Okay. Sa akin po, ang sikat po yung achara. Achara, yun. Achara. Fermented buro. Pagkain po na binuro, huwag lang mapanis, huwag lang magubulo, may mabubuhay na bakterya. Asahan niyo po yung po, good? Bacteria. Okay, so nalaman po niya, sekreto pala, sa mahabang buhay, kailangan po ng probiotics sa katawan. Di po kasi school tinuturo, naalala niyo ba? Kumain ng gulay, kasi ang gulay magpahaba po na. Totoo yan. Kaya nga lang po ang tanong, paano na kung hindi naman na-absorb ng katawan natin, yung sustansya ng gulay, kasi kulang po tayo sa probiotics. Ganun po siya kaganda, no? Sa ganda po lang na-discover niya, alam niyo, nabigyan po siya ng award, Nobel Peace Prize. Kalaban po niya sila Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela. Siya po yung nakadiscover yan ng probiotics po. Pakitandaan na, mula ulo po hanggang paa natin, punong-puno po tayo ng bakterya. Ang talong na nga lang, anong gusto mo mas marami? Yung good ba o yung bad? Siyempre, good bacteria. Yung po yung pinopromote natin, ano? Sabi nga po ni Hippocrates, yun po ba siya father of Western medicine, ang sabi po niya, all disease begins in the gut. Ano po ba yung natawag nating gut? Yung pinasukan daw po ng pagkain hanggang nilabasan ng pagkain, ibig sabihin po yung kinakainan. Sa panahon po kasi natin ngayon, napapansin nyo naman, halos lahat ng kinakain natin, may chemical na, may preservatives pa. At kung ano nga po yung kinakain natin, yun po yung nagiging dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Pero wala na po tayong magagawa kasi yun na po yung lifestyle natin, yun na po yung available sa market. Ang magagawa na lang po natin, kailangan yung gut natin, protected po siya. At wala pong ibang magpo-protect sa kanya, kundi probiotics lang. Ano po? Tatlong klase po ng bakterya meron tayo sa katawan. Yung pinagmumulan po ng sakit natin, bad bacteria. Yun po yun, ano? So kailangan may lumabas sa kanya, good. Para manalo, dapat mas marami. 80% good bacteria, 20% po yung bad. Meron pang isa, kaya po yung tawag po ng medium. Ano naman po trabaho ng medium bacteria? Trabaho po niya, kasi mas marami, doon po siya sumasama. In short, balimbing po siya. May kakilala bang ganyan? Marami, di ba? Isa, katabi mo na lang. Sinip nga. Hindi, pinag-usapan natin, bacteria. Kapag marami po tayo good bacteria, ang result po nun, healthy po yung ating intestine. So healthy ka, wala kang sakit.
Pero bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng sakit sa ngayon? Kasi baliktad na siya. Ang mas marami po sa katawan natin ngayon, bad bacteria na. Konti na lang po yung buhok, sumama pa yung medium sa marami. Kaya po naging resulta, unhealthy na po yung ating intestine. Sa lahat po ng health symposium, yung mga mahilig makinig na umaten, mapansin niyo po lagi po kapag ng speaker, intestine colon digestion. Kasi 85% daw po ng ating immune function, may ito po yung sa ating digestive tract, sa ating colon. Kapag may problema ang colon, may problema ang immune system. So kailangan lagi pala pong healthy po yung ating colon. Ano? So ito po yung mga dahilan bakit na-damage po yung ating colon. Kung bakit nababawasan ang probiotics natin sa katawan. Kasi alam niyo po, lahat po tayo nung pinanganak healthy tayo, mayaman tayo sa probiotics, guys, inak. Aging process. Ang tao po habang nakakaroon ng edad, magkakaroon po ng sakit. Saan po nagagaling ang sakit? Environment. Puso, pollution. Hindi na po natin maiwasan yan. Di ba nung araw po, naalala niyo, tanghali, tapat, maglahat ka ng walang payong, okay lang. Di ba? Ngayon po ba nagagawa pa? Hindi na, kasi alas 8, alas 9 ng umaga, mahapdi na po kasi sa balat, di ba? Pwede na po tayo magkaroon ng skin cancer. Iba na po yung climate natin ngayon. Tapos nauso pa yung mga unhealthy diet. Nauso po yung mga junk food. Jollibee, McDonald's, KFC, ano pa ba? Parang may hihintay pa kayo ba? Wala na, no? Choke? Hindi, napaka-healthy po. Wala na sinaserve po ito. Di ba? Makaka-record pa lang. Ayan. Napakaganda po. Accepted po yung choke. Kung nasa kami, accepted po yung... Pag nasa Jollibee, accepted din. Junk food. Ito. Tapos nauso po yung mga instant. Instant coffee, instant juice, instant noodles. Kaya po ang tao ngayon, pag nagkaroon sakit, instant. Pag namatay, at unhealthy lifestyle. Ano po yung limbawa na meron tayong unhealthy lifestyle kapag tayo po ay laging puyat? Ang tao kapag laging puyat, pagsakang immune system, madali po siyang dadapuan ng sakit. Kasi nung araw po, alas 6, alas 7 ng gabi, mga tao tulog na. Pero ngayon po, mag-uumaga na. Tapos, gising na gising pa, di ba? Tapos, wala na house exercise. Dati, nag-hand wash ka. Ngayon, machine wash na. Pag gumamalagkit, ang pera, labi lang naman, lahain mo na. Pero ngayon po, kamilang kanto na nga pupuntahan mo. Di ba? Magka-tricycle, di ba? May service, ayun na nahihirapan. Namasyal kayo ng mall. Upos na ako, hindi ka na gumagamit ng hagdanan. O, di ba? Elevator, escalator, ayun na manihirapan, ayun na pumisa, di ba? Wala na. Exercise. At nauso pa yung mas namang bisyo katulad po ng alak at sigarilyo. Siyempre, hindi po pwede muna sa listahan yung mga dahilan kung bakit nadamage yung ating flora, yung paggamit po ng, or pag-inom, yung pag-detect po ng medications. Di ba alam naman po natin lahat ng gamot na nabibili over the counter meron po yung side effect. Alam po yung side effect. Pinagalingan ang puso mo, nasira naman ang kidneys mo. At meron po silang contraindication, yung gamot po sa high blood, hindi pwede sa diabetes mo kasi magkaiba po yun. Sino po sa inyo hindi pa nakakainom ng antibiotics? Lahat tayo. Mga anak natin, nagkaroon ng sakit. Nung dinala po sa ospital, ano pong reseta po ng doktor? Antibiotics. Ano po bang ginagawa ni antibiotics? Pinapatay po niya yung bad bacteria na pinagmulan po ng sakit niya. Kaya nga lang po, galing nga po sa sarta anti. Ano po ba yung anti? Against. Biotics, life. Against life po siya. Pinapatay po niya yung bad bacteria, kaya pati mga good bacteria, pinapatay niya. Wala siyang pinipili. Kaya naman po, pinakamagandang antibiotics po sa ngayon, probiotics na. Kasi pinapatay lang po ng probiotics yung mga bad bacteria at palaramingin naman niya yung mga good bacteria po natin. Kaya naman po, mga doctors ngayon, at unti-unti, nagsiswitch na po sila from antibiotics to probiotics na. Okay? Science na meron po tayong unhealthy digestion. Sigurado, na-experience po ito. Number one po, acid reflux. Okay, sobrang acid. Sintomas po niya, madalas tingin ka ng dinghay. Tapos number two, low energy. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga tipong kagigising mo lang sa umaga, parang gusto mo na rin matulog, antukin. Alam niyo po ba pagiging antukin pala, sintomas po yan, meron kang malalang sakit? O tama, ano? Diabetic, ano? May diabetic, may diabetes yung tao. Pero meron pa po mas malalang sakit doon. Alam niyo po, ang tao rin po magduke, ibig sabihin daw po na wala siyang pera. Na-experience po kayo? Hindi rin. Hindi ako ang duke. Agad na siya. Pwede pa kayo. Kasi ako madalas ako ang duke. Diba? Kahit po ng pera, ayaw ko na ang duke. Hindi kayo ang duke. O, pwede naman. Ayun. Pero diba, karamihan, no? Pag ako wala akong pera, ang duke na ako eh. Wala sa mood yung mga ayaw mong lalabas sa bahay, di ba? Napansin mo yun na, di ba? Pansin na pansin mo. Pero pansinin mo,
Pag may pera ka naman. Diba, hindi ka mahagila pag magparito ka. Tama? O kaya naman po, alam na lang po ngayon kung sino yung walang pera na ito. Diba? Lahat may pera. Okay? Tapos ano ba? Yes or joking? Yung bang hindi ka pa kumakain o wala pang kinakain, pakiramdam mo busog ka na. Makawa. Mood disorders, frequent headaches, throat and nose issues, bahing ka ng bahing. Baka nilalamunan, hindi naman nag-uulan, sinisipon ka. May gagawin po ba kayo? Parang buong taon yata, hindi nawawala si Paul. O marami pong ganyan ngayon, ano? Tapos, ang ganda na ano eh. Negative reaction to food. Ano po ibig sabihin nun? Nung kumain ka ng manok, nakati ka. Meron pong baginyan sa inyo. Kumain ng manok na natin. Pero, huwag kayong magkalala, hindi po kami murder ng manok. Ay, may bune, kaya ganyan. May bune. Pwede naman kung hindi umamin, ano po? Meron po kayong bune. Ah, okay. Kahit wala kayong bunin, ikaw makain ng manok. Tapos kumain ng malasa, ano buong katawan, di ba, naman tayo. Pero ngayon na lang yan. Kasi nung araw, kahit anong kainin mo, okay lang. Pero bakit ngayon namimigay ka na? Kasi lumabas na po yung allergies nyo. No? Allergies po, wala na pong gamag-autoimmune po siya. Kailangan lang po hindi mati-trigger. Paano yung mati-trigger? Kailangan malakas ng immune system. So, i-register po, tutulungan po ng property natin, anong probiotics, yung ma-restore po natin ang immune system. Loose stools or constipation, inflammation or skin disorders anywhere on the body. Kapag na-experience nyo na po, maaaling man dito. Isa lang ibig sabihin nyo, meron ka ng unhealthy digestion. So, para una, para mag-take ka ngayon ng probiotics. Tanong na ito, bakit kailangan ako mag-take na ng probiotics? Kasi matagal ng panahon na walang probiotics sa katawan. Diba, habang nag-uusap po tayo ngayon, humihinga tayo, pumapasok sa katawan natin, sa sistema natin, bad bacteria. Lahat po na hawakan natin, punong-puno ng bacteria. Eh, lagi pumapasok sa sistema mo. Tanong, kailan ka nagpasok ng good bacteria? Eh, hindi ka nga nagyayaw po, hindi ka nag-equip, hindi ka nag-aatsara. Ibig sabihin, labag na yung bad bacteria po natin, okay? Tapos, ito naman po yung signs na meron tayong healthy intestine. Tanungin ko lang po kayong lahat, everyday po ba tayo? Dumudumi. Everyday naman, ano? Normally po tuwing? Umaga. Ngayon, pag everyday dumudumi, tanong ko po, namomonitor niyo po ba? Kasi kailangan daw po una, number one, dark yellow. Ano pong uli kanina umaga, ma'am? Naalala niyo ba? Hindi ko na natin yan eh. Hindi na natin yan. Oo, parang may pakihinayak pa, ano? Bukas po, pwede natin tingnan yan. Katarim yan kasi pinaflush na lang, di ba? Ayan, balikain niyo mamaya, ha? Tapos number two po, kailangan daw po ay? Yun, floating on water. Hindi po alam ko ng kulay, so hindi mo na alam kung nakalungkang o nakalubog yan. Diba? So kailangan daw po nakalungkang. Maganda po yun. Kapag nakalubog, may tawag po tayo dyan. Titanic. Mahal ka po sa dumi mo na kumain, Titanic. So maganda po kapag lutang. Kapag kumain po tayo, kailangan po yung kinain natin. Madigest po ng ayos. Kapag maganda pong digestion, maganda pong absorption ng nutrients, kaya lalabas po siya magaan kasi waste na lang siya. Diba? Parang yung nyok, pinanggal mo yung gata. Yung pinagata na, ano po tawag to? Sapal. Sapal magaan kasi wala na po yung nutrients sa kanya. No, so, hindi po sinabi po natin. May mga shape-shape din pala yan. O, kailangan daw po, banana shape, cortex hacking. Hindi pwedeng senyorita. Masyadong maliit. Ano? Gano'n lang po kalaki. Wala rin po sa dulo ng siko hanggang sa dulo po ng daliri. Dapat daw ganun karami. Tanong ng iba bakit daw ganun karami? Kasi sa maghapon po, nakakailang beses tayo kumain. O wala pang renta, wala pang midnight snack. Ang dami natin kumain, nakakatakot kung dulo po tayo ng konti lang. Kasi hindi po yung nilalabas ng ating katawan. Pang-apat, not too hard, not too soft. At kailangan daw po, pang-lima, isa hanggang tatlong beses. Araw-araw po yan. May nakakagawa po mo niya sa inyo ngayon. Isang na tatlong beses meron, di ba? Pero hindi ilan na lang. Kasi di ba, normally po, once na lang. Di ba? Pero nagagawa ng mga bata yan. Wala na mga baby. Mga baby, pagkatete, maya-maya, dudami, pupupo na. Bakit di po natin nagagawa na? Kasi busy po tayo. Di ba, may ginagawa ka, bigla na nakaramdam. Di ba, pipigilan mo yan eh. Sample. Sample lang ha. Ngayong mismong oras na to, nakakaramdam ka na. Di ba? Hindi ka lang makakayo. Kasi bakit? Pag tumayo ka, alam namin eh. Diba, makukulong ka. Diba? Tapos balik mo, patapos na.
Ayan po. So, pinipigilan natin siya. Pinipigilan natin. So, kailangan na po isang hanggang tatlong beses. Paliwanag po ng mga doktor, kung ilang beses tayo kumain sa maghapon, dapat yan ang maray karami duduwin. Kung tatlong beses ka kumain, tatlong beses ka duduwin. Ano po? May kakilala po ba kayo? 1 to 3 times din naman. Kaya nga lang hindi a day. A week. Pero po kakilala? Diba? Constipated, diba? Oo. Ano po yun? Simple, minor lang naman ang sakit yun. Kaya lang, pwede mauwi sa mas malalang sakit, katulad po ng Almoranis. Ang masama po yung Almoranis natin, bleeding, may naturo ko. At ang pinaka-worst nga po, yung sakit na kolon, cancer, o cancer po sa bituka. Siguro naman po naalala niyo pa, yung Encarnacion. Siya't sinayan, B.U.D.S. and by Narodo Fernandez. Correct, yun o. Ano po kinamatay nilang lahat? Sakit na kolon cancer. Kasi isipin nyo, yung basura mo sa bahay, huwag mong itapon sa isang araw, dalawang araw, ano po nangyari sa basura? Nabubulok, namamaho. Yung pa kayong basura sa loob ng ating bituka. So siya po yung magsisilbing sabon sa ating pong bituka. Tutulungan po yun ang Propic Team. Ayan po. Okay, maganda po sa product natin, hindi lang po isang bakterya ginamit. Labing iba. Ito po yung ginamit ng Yakult. Yung nasa Yakult po, Lactobacillus, kasi dinagdagan pa siya ng 14. Ganun po siya ka-potent, ganun po siya ka-powerful. Sabi nga po, kung yung isang produkto na mayroon isang bakterya na may magandang effect sa katawan, how much more yung mas marami pa. Ano po? Tapos ito naman po yung mga benefits kapag nagtitake po na rin ng probiotics. Dahil siya po ay good bacteria na malaban po sa mga bad bacteria. Tapos nagpe-prevent po siya ng allergies, improves intestinal function, nag-enhance po siya ng absorption ng nutrients. Di ba? Sikat na sikat po ngayon ang mga herbal supplement. Nakakamit naman lahat na, no? Nakapag-trainer. Ano po ba yung mga sikat na food supplements sa market? Okay lang, makita mo lang ilan. First Vita Plus, C24/7 ng Inglobal, meron po yung Royal, meron Uno, meron Intra, meron Usana. Di ba? Meron DXN, MXD, Tiki Tiki. Nakagamit na po kayo ng Tiki Tiki. Asa bata naman. So yung po mga pinanggit natin, ayan po ay herbal supplement. Alamin po ba lahat ng herbal supplement sa market, lahat po yan maganda. Wala po tayong tutulang kabigyan po yan. Ano po? Maraming gumaling, kaya na marami rin pong hindi gumaling. At sabi po ng mga hindi gumaling, hindi rin po sila hiyang. Narinig niyo po yung hiyang-hiyang. So totoo lang po, wala pa lang hiyang-hiyang. Kasi lahat po ng mga products na yan, maganda. Kaya lang, bakit may nag-okay, bakit meron hindi? Ito po yung paliwanag. Depende pala kung anong meron ka sa katawan. Ibig sabihin pala, kung marami sa katawan mo, probiotics, di ba? Lahat ng itake mo na-absorb ng katawan mo, so okay siya sa'yo. At kahit pala ng inibig mo, kung marami sa katawan mo naman ngayon, eh bad? Bacteria, so parang nagiging useless siya, or hindi niya na-absorb yung full potential po, di ba? So ang tawag nga po ng mga doktor dito sa produkto natin, supplement ng mga food, supplement. Ibig sabihin, kung meron kang ginagamit ngayon, natural man or chemical, ano po yung mga chemical? O, yung synthetic, yung maintenance po natin. Hindi po natin kailangan tanggalin. Unahin lang po natin ito bago yung mga iniinom po natin. So, ito kasi po yung tutulong para mas maging maganda o mas maging effective kung ano man po yung ginagamit natin. Sa madaling salita, ang Pro 15 po hindi po kalaban ng mga existing products sa market ngayon. Sa katunayan po, tutulungan po natin sila. Okay? So, ganun po siya maganda. Kapag maganda po ang absorption ng nutrients, ang kasunod po nun, nagpapalakas na po siya ng immune system. Di ba, ang tao po kapag malakas ang immune system, lahat ng sakit pwede maiwasan. Tama naman, you know? Kung may sakit ka man ngayon, hindi na para naman at maganda, mas mabilis ka makaka-recover. Okay? So yun po yung tulungan ng Profit Team. Nag-eliminate po siya ng lactose intolerance, bukod po dito, anti-diarrhea, anti-constipation. Mapansin niyo po, balik parang sakit to. Normally po sa labas, isang sakit, isang damot, ibang sakit, iba naman ang damot. This time po, halos lahat dala po niya. Ang good news po si Profit Team, hindi po gamot. Ano po? Abdominal pain, intestinal gas, anti-diabetic po, proven and tested. So may diabetes, maganda po siya magpa-normal po ng ating blood sugar. Okay? Tapos anti-cancerogenic siya, pang-iwas sa cancer. High blood ka, low blood ka, pwede sa iyong probiotics. Prevents UTI, prevents vaginal yeast, protects sa kidney. Karamihan po ng mga Pilipino, may dinadayang na po sa kidney. Dahil po yung sa lifestyle natin. Diba? Ang katunayan po niya, diba? Sa ngayon po, nagsulputan yung mga dialysis center. Diba? Halos ka, parang kaputi kaliwat ka na. Samantala nung araw, wala yung mga yan. Bakit ngayon marami na? Kasi marami na kung may problema sa kidneys. Dahil po sa lifestyle natin. Tapos, yun, beautifies the skin. Nagpapaganda po siya ng skin. Diba? May pag-asa pa. Inamin ko lang po, nakasulat naman, skin lang ang kaya pagandahin.
Diba? Kasi iba, nag-expect pa ng imit dyan. No? Hindi na po kaya ng Rocket Team niya. No? Bigger Bello, tsaka kalaya na po siya. No? Tapos ano pa? Prevents rheumatoid arthritis, uric acid. So pangkalahatan, overall wellness, yan po yung pwede may tulong po ng ating Rocket Team, probiotics. Okay? So kung ano naman po yung pag-inom? Ang pag-inom po niya, recommended dosage, kapag walang sakit, tawag po doon, ay general healthcare. Sabi nga po, pang-iwas lang. Prevention is better than cure. Kailan, ano po ba sakit natin mga Pilipino? Ang sakit natin mga Pilipino, kung kailan may nararamdaman tayo, tsaka tayong tapasyakan. Tama po ba? Kung kailan na isugod ka sa ICU, tsaka malalaman diabetic ka na, na-stroke ka na pala, di ba, high blood ka na. Ang maganda po, wala man nararamdaman sa ngayon, dapat nag-take ka na. Kasi minsan, kung sino pa yung walang nararamdaman, akala natin healthy-healthy, siya pa yung bigla-bigla na lang. Di ba? Kasi wala nang sintomas, no? Paano po yung pag-inom? One capsule a day, empty stomach. Pinakamagandang oras po yung pagising sa umaga. Di ba? Pagising po sa umaga. Alam mo ba ginagawa natin kapag bagong gising po tayo sa umaga? Nagmumumok, no? Nagtutubrush. Kasi tinurusis po proper hygiene. Di ba? Pero pinakamaganda pala po sa umaga gagawin natin, iinom tayo ng tubig. Sino po gumagawa na yun ngayon? O yun, tubig, no? Sa umaga. Isa hanggang dalawang basong tubig, di ba? Pero bakit daw po maganda tubig sa umaga? Di ba naman na buba? Ito po yung ano, no, isa sa mga dahilan kung bakit po siya gagawin. Sa umaga po kasi, di ba marami po tayong panis na laway? Marami panis na laway, di ba? Alam niyo po ba yung panis na laway na yan? Yan pala po ay punong-puno ng probiotics. So hindi mo siya kailangan itura. Kailangan mo siyang inumin. Kasi kung problema mo, yung pagdumi, constipated ka madalas, baka yun po yung simpleng solusyon lang sa matagal mo ng problema, okay? Alam niyo, nung malaman nga po nung iba na sa umaga marami tayong probiotics sa bibig, yung sa katabi nila kinukuha pa nila. Kaya po ba? Kaya ba? Kaya? Kanya-kanya na lang, no? Kanya-kanya na lang. O, paano naman po kung may sakit niya? Pati, mahalin bigla niya, ma'am. Special healthcare. Kapag may sakit na, ang pag-inom naman po, isa sa umaga, isa sa gabi. Sa gabi po bago matulog. Pero ang property naman po, hindi gamot. Kaya wala po itong overdose. Mas marami, mas maganda. Okay? Parang, ito, dumilip tayo, no? O, pwedeng siguro pa-request pa, bukas na lang naman ang ilaw. Maliwanag naman, no? Sige, subukan natin. Thank you. Okay, so maganda po, no? Bakit empty stomach? Kasi ang pagpapakaw po ng property,